This is SMNI News Channel. Truth that matters. Muling nanindigan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi niya ipinipilit na maging miyembro ng NATO ang Ukraine. Dagdag pa ni Zelensky, matagal na niyang inabandona ang usapin dahil naiintindihan raw niya na hindi sila kayang tanggapin ng NATO. Takot anya ang alyansa na kumprontahin ang Russia. Nitong Martes naman, inanunsyo ni US President Joe Biden ang pagpato ng ban sa pag-aangkat ng krudo, natural gas at coal mula sa Russia. Aminado si Biden na maaari itong magresulta sa pagsirit pa sa presyo ng gasolina. Sa kabila nito, ipinag-utos ni Russian President Vladimir Putin na itigil ang pag-aangkat at pag-export ng ilang produkto para tiyakin ang seguridad sa Russia. Ilalabas ng kanyang pamahalaan ang listahan ng mga produktong sakop ng kautusan. Sa ngayon, Russia ang may pinakamaraming natanggap na sanctions. Sa ngayon, umakyat na sa higit 474 civilians sa Ukraine ang nasawi sa bakbakan. Panibagong ceasefire naman ang inanunsyo ng Russia para payagan ang paglikas ng mga civilians sa Kyiv, Kimihiv, Sumy, Kharkiv at Mariupol. Nasa 2 milyong individual na ang nakalis sa Ukraine. Pinaghahandaan ng European Union ang bugso ng mga lilikas pa na inaasahang nasa 5 milyon. Samantala, sinabi naman ng Russia na bigo silang magkasundo ng Ukraine sa ikatlong negosasyon na ginawa nitong Lunes. Payag ang magkabilang panig na ipagpatuloy ang pag-uusap na posibleng makapagpapabuti sa sitwasyon.